depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach. And you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach, and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Everything will happen when you start growing. But the question is, how can you start this thing na growing ka, di ba? Paano mo masisimulan tong bagay na to na mag-grow ka bigla, out of nowhere, biglang ma-amaze ang ex mo because you are growing. You are growing, you are blooming, and that is a different story. Now, I will give you the main tip kung paano ka mag-grow sa life mo at doon mo makukuha ang attention at matutuliro ng sobrang ex mo once na ginawa mo to. I assure you that. So, how can I tell that? It is so simple. You need to stop being predictable. And you are going to ask me a question, paano stop being predictable? As of now kasi, basang-basa ka ng ex mo. Alam niya ang nararamdaman mo, alam niya ang nararanasan mo, especially kung dinump ka niya, alam niya kung nasaan ka. Alam niya at nape-predict niya ang nararamdaman mo. If you are not going to stop being predictable, then you are not something like mysterious. Kapag nawala kasi yung mystery sa'yo, then that would be the time na nagiging predictable ka. So it's a battle of mystery and attraction. It doesn't matter kung mahal ka, hindi ka mahal. It doesn't matter kung ano man ang nararanasan niyang galit sa'yo, muwi niya sa'yo, turn off niya sa'yo, ano man ang sitwasyon mo. Basta predictable ka, mas madali ka nilang iwanan dahil alam din ang mahal mo sila. And kapag predictable ka, nawawala yung sense of mystery, kaya nawawala yung attraction. So I'm talking about the deeper knowledge or the deeper wisdom in terms of relationship. That relationship works because of mystery and attraction. Kung gusto niya ng healthy relationship, kailangan niyo ng mataas na level ng mystery. Pero paano pa magkakaroon ng mataas na level ng mystery ang personality mo kung sobrang predictable mo naman? Alam niya na mahal na mahal na mahal mo siya at gagawin mo ang lahat just to protect your partner at all costs. At dahil doon, nawawala na ng thrill. At dahil nawawala na ng thrill, nawawala na rin ng respect ang partner mo sa relationship. Dahil alam niya ang relationship ay stable na at kapag nawawala na siya ng respeto, hindi na niya seseryosohin. Kaya kusa na lang, mawawala ang attraction at doon nag-i-start ang breakup at doon lumalala. Isipin mo na lang kung meron kang trabaho. First time mo sa trabaho mo. Hindi ba re-respetuhin mo yan dahil kapag hindi mo sineryoso ay baka matanggal ka sa trabaho? So you are going to respect this specific job of yours para lamang sumahod ka ng tama at para lamang hindi mawala ang oportunidad na meron kang trabaho. But what will happen kung sumasahod ka kahit hindi ka nagtatrabaho? Then you are going to lose respect towards your job. Kasi sumasahod ka kahit hindi ka na magtrabaho, kahit hindi ka na gumalaw, kahit hindi ka na magpagod, nakakatikim ka ng sahod. Doon nagsisimula na nawawalan ka ng respeto at compassion sa isang bagay dahil sinasahuran mo lang to nang hindi ka naman napapagod at hindi ka naman nahihirapan. Nawawala ang respeto ng tao sa mga bagay na libre lang nilang nakukuha. Kaya if you want to earn respect, you must change your lifestyle. You must stop being predictable. At once na tinigilan mo magiging pagiging predictable mo, then you are going to start growing. Doon ka na magbo-bloom, doon ka na mag-grow kasi magiging happy ka na, wala ka ng insecurity, magiging masaya ka na. And that will be the time that you are going to change the table. That everything is favorable on your side na ngayon. Magugulat ka na lang na siya na lang ang hahabol sa'yo dahil nagiging high value ka na. Kasi nga nag-grow ka na. Natigil na yung predictable personality mo at dahil dun sa prediction niya na yun, nakikita na niya yung pag-grow mo at nakikita na niyang nade-develop ka at nagiging best version ka na ng sarili mo. And your ex loves that. Yun yung gusto nilang makita sa'yo na hindi nila masabi dahil hindi nila alam sabihin at hindi nila feel na ganun talaga yun. Kasi ang isang relasyon ay sumusunod lamang according sa na-feel ng isang tao. So hindi kanya feel sa madaling salita kaya kayo nag-iwalay. Pero may iba-ibang reasons ang breakup. Hindi lang naman siya tungkol sa anong napifeel niya, anong napifeel mo. Meron din mga instances na dahil sa too much toxicity kaya kayo nag-iwalay, or meron ding instances na kaya kayo nag-iwalay ay dahil sa pera or dahil sa magulang sa pamilya or may mga certain circumstances
na hindi mapigilan at unavoidable kaya kayo nag-iwalay. Iba-iba ang rason. Pero ang sinabi ko ngayon is the main reason of breakup is the attraction. At the end of the day, matutuliro ang ex mo kakaisip sa'yo once you stop being predictable and you start growing. So I would love to suggest to you, tigilan mo ang pagiging predictable by changing your dynamics sa buhay, mga decision making mo, mag-decide ka na mag-focus sa sarili, and then that would be the time that you are going to start growing and you will love yourself more and more. But if you are still confused kung ano ang reasons ng breakup, para malaman mo sana yung mga reasons to fix this, just give us a message sa Philippine Dating Coach for one-on-one coaching. Thanks for watching.